So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng kaunting tip sa pagbili ng second hand na motor. Tayo po ay babalak na bumili ng second hand na motor. Siyempre, una nating tingnan yung papeles ng motorsiklo, kung maayos ba yung papers niya. No, kung meron tayong kakilala sa LTO, i-check natin kung walang alarma sa LTO. Ngayon, kung nakita natin yung papers, ang sunod natin tignan is yung mga nakalagay sa papeles ng motorsiklo, gaya ng engine number at saka ng chassis number. So dito sa chassis number, yan, meron pong ditong naka-engrave dyan na number. So dapat match doon sa ating registro. Dito naman sa may engine number, ganun din, dapat malinis yan, hindi tampered. Baka hindi na siya malinis. So dapat magdudo na kayo dyan. Pagdating naman dito sa panel board, so tignan natin kung gumagana lahat. Mas maganda kung gumagana ito lahat. Ngayon itong milyahe niya, ako hindi po ako nagbabase dyan kasi nakakalikot yan. Papakialaman yan, pwedeng palitin yung milyahe niyan, yung itinakbo niya. Tapos headlight, check din natin kung okay. Yan, so dapat gumagana rin, mas maganda kung gumagana yan. Functionable lahat, lahat siya ayos. Mga turn switch, dapat okay rin yung ating turn switch. Yung mga signal light na yan, dapat ayos din. Mas maganda kung okay yan. Sunod natin yung post start. Kung may post start, dapat natin tingnan yung post start kung gumagana, kung malakas. So pag malakas, ibig sabihin malakas din yung battery niyan. Ngayon dito sa may tambucho, ang usok, iba-iba niyan. Mayroong brown, mayroong itim na usok, mayroon namang puti. So pag puti ang lumalabas na usok dito, lalo na kahit naka minor lang, may lumalabas na puting usok, o kaya malangis yung bunganga ng tambucho. So hindi po magandang anong motorsiklo kapag may puting usok yan. Tutakpan natin yung tambucho niya, tapos panda rin natin, i-revolution natin. I-revolution natin ng medyo malakas. Tignan natin kung lalakas yung usok na kulay puti. So pag kulay puti yung usok, may problema ang block niyan, piston or piston ring o kaya valve seal. Pagdating naman dito sa may swing arm, so check din natin kung okay yung swing arm. Pwede nating bahagyang sipain ng tulak natin ng paa yung swing arm kung gumagalaw-galaw siya, kasi may bushing yan dyan. So medyo matrabaho din yan kapag sira yan. At saka pag nangambyo tayo, parang pumapalagi ang swing arm na yan kung hindi maayos yung bushing yan dyan. So susunod natin titignan yung itong barita naman, yung oil seal. At saka kung walang gasgas itong barita. Kasi kung itong barita may gasgas, matagas ang langis niyan kahit na bago ang oil seal. Tsaka kung dapat hindi siya pilipit, hindi broktot yung barita niya. Tapos next natin, check din natin itong knuckle bearing dito sa may manibela. Kasi pagka hindi maganda yung sira na yung knuckle bearing dyan, pag nilikuha mo siya, yan, pag nilikuha natin ng ganito, parang matigas siya tsaka parang lumalaban. So dapat okay din yan. Next natin natitignan is yung carburetor naman. Dapat yung carburetor stock ang maganda dyan, yung stock ang dapat na nandyan, hindi siya pinalitan. So ang mga stock na carburetor, yung kulay niya medyo may, hindi siya ganun makintab.
medyo dark siya ikumpara mo sa mga replacement, no? Kasi ang carburetor mahal. Sunod naman itong mga dito, dapat wala siyang mga tagas-tagas yan, walang mga langis na nagbabasa-basa dito yan. Kasi kung may mga basa-basa yan, o ilang panahon na lang magpapagawa na ulit tayo yan. Dito sa may ilalim, makikita natin kung malangis yan. So may mga problema ang gasket yan kapag ganoon malangis. Kasama rin natin, tingnan natin dito sa may banda rito, yung kasi mayroong gasket din din dito. So tignan din natin kung hindi siya nagbabasa ng langis. Siyempre pag malangis yung makina, hindi maganda tignan, tsaka may problema yung mga gasket, mababawasan yung langis ng ating makina. So yun yung mga kaunting mga tip na aking may bibigay. Ang focus ko talaga pagdating sa motor is yung parting makina, usok ng tambucho, dapat wala yan. Yun ang mga pangunahin ko na tinitignan kasi magastos magpagawa niyan. So ngayon kung nakita na natin yung mga, kung ano yung mga may problema na parte, kung mayroon na tayong mga nakitang problema ng motorsiklo o may mga dapat i-repair, so pwede nating bawasan yung presyo na pagkakabenta nila. Mas maganda kung yung mga parts ng motorsiklo ay stock, dahil ang mga stock ay mas mataas ang value. Ngayon pagdating naman dun sa mga papeles, hindi ko nabanggit kasi kanina, ang mga papeles dapat hindi yung, mas maganda yung mga first owner lang, hindi yung maraming beses na nanabenta, yung palipat-lipat na ng pagkakabenta. So hindi rin maganda yung ganong klase, no? Kaya maganda yung mga pangalawa mo, una ka palang nakabili or pangalawa ka palang. Ngayon start natin yung makina. So dapat sa makina wala tayong narinig na maingay, lalo na pag naka minor, wala yung maraming mga malagitik kung makalansing, kasi baka may problema yung makina pag malamang ganoon ang tunog. So kasama sa tip check natin yung battery, tinan din natin kung maganda rin yung battery niya. Kung halimbawa 5L yung nakalagay, so dapat 5L, hindi yung minsan kasi nilalagay nila lang mas maliit. So ito pa isa, yung motor, electric starter motor, dapat hindi yung mga luma na o replacement na rin. Yung kick, kasama din tong kick sa titignan natin, kasama oil seal dyan kung may tagas din dyan. Kasama din natin check itong cambio nya, kasi yung kadalasa to nasisira pagka luma na. So pag nasira na yung mga ngipin-ngipin yan dyan, so malaking problema din kung minsan yan, dahil tagos sa may diretso sa may makina yan. So isa-isa tignan din natin yan. So yun lang siguro guys ang aking counting may share sa inyo tungkol sa second hand na motorsiklo kung bibili tayo or may balak tayong bumili. So maraming salamat, sana nagkaroon kayo ng kaunting idea. Maraming salamat po.